Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay meron ng kanya-kanyang karanasan ng pagpapala at pagpapagaling ng Diyos. Marami na tayong narinig na kwento tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, may mga pagkakataong dinudumog siya ng mga tao, lalo na ng mga may karamdaman upang sila ay gumaling. Sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nagpagaling ng isang lalaking bingi at utal. Sabi nga po sa ating ebanghelyo, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephphatha, ang ibig sabihi, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Kapag si Jesus ay nagpagaling, hindi lang niya pinagagaling ang karamdaman, ang katawan, kundi pinagagaling din niya ang espiritual na karamdaman, ang kaluluwa ng tao. At sa araw na ito, sinasabi rin sa atin ng ating Panginoon, Ephphatha, buksan natin ang ating mga mata para tunay na makakita. Hindi lang puro kapintasan o kamalian ng iba, kundi dapat makita rin natin ang kabutihang taglay ng bawat isa, ang kabaitan, ang pagsusumikap, ang effort ng bawat isa. Buksan din natin ang ating mga tenga upang tunay na makarinig. Marinig ang mga hinaing ng ating mga kapwang tunay na naghihirap. Hindi yung purong sariling kagustuhan, sariling interes lamang ang pinakikinggan. Mabuksan ng ating bibig upang makapangaral at buong tapang na magsabi ng katotohanan. Hindi naduduwag at nauutal sa pagtatanggol ng mga naaapi. Marami ang takot magsalita ng katotohanan dahil takot mapahamak. Takot may makaaway, takot na mapag-initan. Kaya nga, yung mga taong mapang-abuso ay malalakas ang loob dahil napakaraming duwag. Huwag sana tayong magbubulag-bulagan, huwag magbibingi-bingihan, huwag mananahimik sa mga pagkakataong kinakailangan nating magsalita at manindigan. Buksan din ang ating mga isipan upang maunawaan natin ang mga pagpapaliwanag. Makinig tayo sa mga payo upang tayo'y matuto at magabayan sa ating buhay. Na mabuksan din ang ating mga puso upang tayo ay makapagpatawad, upang tayo ay magmahal ng totoo. Mga minamahal ko mga kapatid, sa araw na ito, hilingin natin sa ating Panginoon na pagalingin tayo sa ating mga karamdaman, hindi lamang ng ating katawan, kundi ng ating kaluluwa, upang siya'y ating tunay na maparangalan at masunod natin ang kanyang kalooban. Kapag tayo ay naniwala sa ating Panginoon, sumampalataya sa Kanya, hindi malalayo na tayo
ay pagagalingin ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya at huwag tayong mahihiyang humingi ng tulong sa ating Panginoon na tunay na nagpapagaling. Amen.